Isang captain, nagpa-feeding program. Laking gulat nga niya nang makita ang batang kumakain ng lugaw. May pagkakamukha kasi sila nito. Paano nga kaya nangyari yun? Alamin natin sa exciting na kwento natin ngayon. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwento natin. Simulan na natin! Si Captain Irvin Santiago ay naglalakbay patungo sa Aurora. Hindi niya akalain doon siya madedestino. Isang araw may nakita nga siyang isang napakagandang dalaga. Sobrang puti nito, makinis, matangkad, mahaba at tuwid ang buhok at lubhang napakaganda ng kurba ng kanyang katawan. Natulala nga siya mula sa hindi kalayuan. Hindi niya namalayan ang pagbuka ng kanyang bibig. Animoy anumang oras, tutulo na nga ang laway mula sa kanyang mapupulang mga labi. Grabe, hindi ako na-informed na may isang diwata palang nakatira rito. Bulong niya nang nawawala na nga siya sa sarili. Napansin naman siya ng kanyang katrabahong si Danilo at tinignan nga niya ang direksyon ng kanina pang tinitignan ng kanyang chick boy na kaibigan. Natawa na nga lamang siya nang makita na mayroon palang isang napakagandang babae sa gilid ng dalampasigan. Bigla tuloy niyang nabatukan si Irvin. Hanggang dito ba naman sa probinsya eh daladala mo pa rin yung pagiging chick boy mo ha? Magbago ka na nga Captain Santiago! Pananerman nga sa kanya ng kanyang kaibigan. Gumisi naman si Irvin habang hinihimas ang kanyang ulo. Ang lakas mo talagang mambasag ng trip no. Inis niyang wika at muling nilingon ang dalagang kanina lang ay tinitignan nga niya at pinapanta siya subalit laking pagtataka niya nang makitang wala na nga roon ang dalaga. Oh, nasa na yun? Bakit biglang nawala? Aniya at nagpalingalinga sa buong paligid ngunit wala na nga siyang makita na maihahambing pa nga sa itsura ng isang napakaganda at napakahinhing babae kanina. Natawa ng malakas si Danilo at laki ring gulat nito nang makita ang babae na papalapit sa kanila. Mabilis niyang tinabihan at sinikuan ang kaibigan upang senyasan na papalapit na nga ang dalaga. Noong una ay naguguluhan pa nga si Irvin ngunit nang makita nga niya ang itinuturo ng nguso ni Danilo, pakiramdam nga niya na estatwa nga siya nang wala sa oras at tanging napakagandang babae na papalapit sa kanya ang tangi lamang niyang nakita. Ang ganda talaga. Nahihibang na nga niyang bulong at natauhan na nga lamang nang maramdaman nga niyang napakalakas sa pagsiko sa kanya ng kaibigan si Danilo. Umayos ka nga dude, para kang bading. Anito, sa naiinis nga at natatawang tono kaya't mabilis nga niyang iniiling ang ulo upang maibalik ang sarili sa tamang wisyo. Hi miss, ang ganda mo naman. Anong may paglilingkod ko? Nang marinig nga yun ng dalaga, maliit siyang napangiti at napayuko. Mabilis ding namula ang magkabila niyang pisngi na mas lalong nagpabaliw nga sa nararamdaman ng binata. Pakiramdam niya ay lumilipad na nga siya sa alapaap. Maraming salamat po sa pagburi. Ipinapatawag lang po kayo ng gobernador upang kausapin. Naghanda na rin po ng masasarap na pagkain ng mga kasama ko upang makakain na po kayo. Magalang at mahinhin. At nakakabighani nga nitong sabi na halos magpakurbang puso sa mga mata nang nawawala sa sariling binata. Mahina namang napahagigig sa tawang dalaga at kalaunan ay nagpaalam na nga at nauna na ngang umalis sa kanila. Grabe dude, dito lang pala ako sa probinsya makakatagpo ng babaeng katulad niya. Sana noon pa nila ako pinadala rito. Siguro asawa ko ni siya ngayon. Hoy, ang taas ng pangarap mo loko. Sigaw nga ng kaibigan na si Danilo sa kanya at mabilis at malakas nga siyang binatukan. Pinagsalubungan nga niya naman ito ng tingin habang hawak niya ang ulo niya. Alam mo ikaw kanina ka pa ng babato ka? Akala mo ba? Hindi ko napapansin? Aniya at saka hinabol ang kaibigan habang sabay nga silang nagtatawanan. Samantala naging malawak nga ang pagngiti ng dalagang nagngangalang si Cleo habang pinanunood ang dalawang magkaibigan. Hindi nga niya maitatanggi ang kagwapuhan ng isang binata na hindi pa nga niya alam ang pangalan. Subalit may parte sa puso niya na nais nga niya itong makilala. Habang masaya, magana at inspired na kumakain si Captain Santiago, ay panay naman ang pag-interview sa kanya ng gobernador. At dahil angkin din niya ang kakulitan, ay palagi nga niya itong napapatawa. Gayun din ang mga kasama nila sa harap ng isang napakalaki at napakahabang lamesa. Habang ginagawa yun ni Captain Santiago ay lihim naman na kinikilig si Cleo. Para sa kanya ay napakalakas ang karisma ng binata. Sobrang lakas ng dating nito.
Plus points pa nga na gwapo, matipuno, mabait at palabiro. Para bang unti-unti nga siyang nato-turn on sa dating ng binata. Samantala sa bawat pagtawa, pagkain at pag-inom ni Cleo, ay hindi niya maiwasan ang mapatingin sa dalaga. Lalo siyang nai-inspire magpatawa sa tuwing nakikita nga niya ring tumatawa ang natitipuhan niyang dalaga. Si Cleo kasi ay isa sa mga tagapaghanda ng pagkain sa kanila. Pakiramdam niya ay roon din ito nagtatrabaho. Cleo iha, ikuha mo naman si Captain Santiago ng isang bote ng beer. Mayroon na ang lahat pero siya wala. Wika nga ng gobernador sa dalaga. Napakamot na nga lamang sa ulo si Irvin. Sir, okay lang kahit wala na. Hindi kasi umiinom ang isang Captain Santiago at baka hindi na ako magustuhan ng dilag na to. Aniya sabay kindat sa dalaga. Nang makita ngayon ni Cleo ay napayuko nga siya ng ulo at lihim na napakagat sa iba pang labi. Nagsitilian naman ang mga kasama nila at ang mga kalalakihan ay pinagtutukso naman si Captain Santiago. Lalo tuloy na mula ang magkabilang pisngi ni Cleo habang sinasakyan naman ni Irvin ang panunukso ng kanyang mga kasama at kaibigan. Alam niyo ba mga dude? Sa ganda pa lang niya, malalasing na ako. Hindi na kailangan ng alak. Aniya sabay yug-yug nga sa kanyang kaibigan at sa kasabay-sabay na nga na malakas na tumawa. Kahit ang kaharap nilang gobernador ay natawa rin ng tawa, pulang-pula naman si Cleo at hindi na nga niya kaya ang kahihiyan at kilig na nadarama. Nagpaalam na nga lamang itong alis na muna sabalit, mabilis siyang pinigilan ni Captain Santiago sa pamamagitan ng pagtayo nito at paghabol sa kanya. Halos makuryente nga ng bulto-bulto si Cleo na makaramdam nga siya ng malambot at mabilis na paghawak sa kamay niya ng binata. Pwede ko muna bang malaman kung ano ang buong pangalan mo, Binibini? Nangaakit nga na tanong ni Captain at syempre, hindi nawawala ang nakakakilig na kindat niya sa dulo. Naramdaman naman ng dalagang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Cleo San Diego, yun ang pangalan ko. Naiiling nahihiya at kinakaba ang sagot ng dalaga. Nang lubos namang mapangiti sa labi ang binata. Nice to meet you, Cleo. Wika naman ni Captain Santiago at muling ang initian ng pagkatamis-tamis ang dalaga. Ilang segundo nga silang nagkatitigan hanggang sa natauhan na nga lamang ang binata nang bigla siyang binato ng kung anong bagay ng kaibigan niyang si Danilo. Chancing ka, dude. Itigil mo na nga yan. Sigaw nga nito ng pabiro at patuloy pa rin silang inasar. Sinamantala naman ni Cleo ang pagkakataon upang makaalis at nang magtagumpay nga sa banyo, dumiretso at doon ay nagtititili ng mahina habang nakatakip ang dalawang kamay sa bibig. My goodness, ang gwapo niya. Ang gwapo. Aniya at patuloy pa nga na nagsisisigaw ng mahina nang biglang, sabi niya eh, bet mo rin yung Kapitang Santiago na yun, no? Sulpot pa nga ni Mary, ang kaibigan ni Cleo. Uy, hindi ah. Ay sus, nagde-deny pa. Huling-huli ka na, huy. Anito at pinagsisundot pa nga sa tagliran niya. Tawa naman ang tawa sa Cleo. Samantala hanggang sa pagsapit ng gabi, malapad pa rin ang ngiti sa labi ni Irvin. Nasa loob na nga sila ng hotel malapit sa kubo kung saan sila kumain kanina. Malapit lang din yon sa dalampasigan. Mas pinili na nga muna niyang magpalamig sa maliit na balkonahe sa tapat ng kanilang kwarto at tuon, tanaw na tanaw nga niya ang kubo kanina. Dahil nalalapit na nga rin ang Pasko, napakaganda ng kubo. Ngayon niya lang napansin ang mga palamuting nakalagay sa kubo na pang Pasko. Puno pa yon ng makikinang at maiilaw na Christmas lights. Malakas pa ang tugtugin na Christmas song. Idagdag mo pa yung napakalamig na simoy ng hangin. Pasko na talaga. Nakangiti nga niyang bulong habang pinagmamasta ng kubo. Patuloy siyang nanatili at nagpapahangin sa gilid ng balkonahe. Nakatingin nga lang siya sa may ilaw at napakagandang kubo at naghihintay nga na makita ang dalagang nagugustuhan niya. Ngunit magsasampung minuto na nga siya roon ay wala pa rin Cleo na inilalabas ng kubo. Hay, buntong hiningan niya. At kinuha na nga lamang ang cellphone sa bulsa at pinitsura ng kubo. Habang ginagawa niya yun ay malapad ng ngiti niya. Isinumpa nga niya yun upang mas makuha na ng sentro at mas maganda ang kubo nang bigla na lamang lumabas si Cleo sa kubo na saktong pag-click naman niya sa kamera. Dahil doon aksidente nga niyang nakuha na ng larawan ni Cleo na may napakaganda pa namang ngiti. Natulala si Irvin. Sobrang ganda talaga ni Cleo. Mukha itong Maria Clara sa hinhin. Para bang hindi ito marunong magalit. Sobrang amo ng mukha, mahabang itim nitong buhok at sobrang simple. Grabe, ang ganda talaga niya. Wala sa sarili nga niyang bulong at napahawak pa nga sa kanyang dibdib nang hindi nga niya namamalayan. Nang biglang, "Hi, Captain Santiago!" Nakangiting sigaw nga ni Cleo sa kanya nang makita nga siya nito
mula sa second floor na kinatatayuan niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at napakaway na nga lamang din sa babae nang wala sa sarili. "Captain, baba po kayo rito, nagluto po si Cleo ng masarap na pagkain. Kumain na po tayo!" Sigaw naman ang isa pang babae na pakiramdam ni Irvin ay kaibigan ni Cleo. Dahil doon mabilis na tumango si Irvin, hindi na nga siya nagdalawang isip pa at agad-agad na sumang-ayon at tumakbong bumaba upang agad na makarating sa baba. "O nagmamadali ka yata, saan ka pupunta?" Nagtatakang tanong nga ni Danilo nang makasalubong nga niya ito sa ground floor. "Sumama ka na lang, dude, nang mabusog ka rin." Anito at iniharap nga si Danilo sa daan at pilit niya itong pinaglakad hanggang sa makarating nga sila sa napakagandang kubo na punong-puno ng makukulay na Christmas lights. Magagandang Christmas decors at nakaka-relax sa Christmas song. "Nax, ang sarap naman dito. Pwede bang dito na lang kami matulog ni Irvin?" Tanong pa nga ni Danilo kina Cleo nang makarating na nga sila sa kubo. Agad din itong umupo sa harap ng maliit na lamesa sa labas ng kubo. Doon na kasi nakahanda ang pagkain. "Okay naman po, pwedeng-pwede. Dito nga kami natutulog ni Cleo pagkagabi eh." Sagot naman ang kaibigan ni Cleo na si Mary. Bigla namang nangunot ang noo ni Irvin nang marinig yun. "Dito lang kayo natutulog?" Tanong nga niya na may pag-aalala at sinilip pa nga ang kubo. "May pinto naman doon pero mukhang isang tadyak lang. Masisira rin kaagad." "Oo, Captain. Safe naman po dito eh." Sagot ng mahinhing dalaga habang inihahapag nga ang napakabango at mukhang napakasarap na ulam. Pork adobo yon at umuusok pa. Biglang naglaway nga si Irvin at agad na naramdaman ang pagkalam ng tiyan kahit nakakakain lamang niya. "O tara na, kain na tayo." Pag-aya pa nga niya sa mga kasama nila at saka na nga umupo sa harapan ni Irvin. Matapos ang isang maikling panalangin, sabay-sabay silang kumain. Samantala nang matikman nga ni Irvin ang niluto nito, halos magningning ang mga mata niya sa sarap. "Ikaw ba talagang nagluto nito, Cleo?" Halos hindi nga siya makapaniwala. "Oo, kamusta ang lasa? Okay lang?" "Hindi lang okay, napakasarap." Aniya, sabay subo pa nga. Dinagukan naman siya ng kaibigan niyang si Danilo. "Kumana ka naman, Irvin. Nagpapa-impress ka lang." Anito sabay ngisi sa kaibigan. Gumanti naman si Irvin at dinagukan naman din siya ng mahina. "Aba, Captain mo ako ah. Nakakailang katukan sa ulo ko. Kanina ka pang umaga." "E paano, kanino mo pa nilalandi si Cleo? Aminin mo na kasi ngayon na gustong-gusto mo talaga siya." "Ay, si Captain." Panunukso pa nga nito. May kinapula nga ng buong pagmumukha ni Irvin, gayon din ni Cleo. "Gago ka talaga, dude. Masyadong matabil yung bibig mo. Kumain ka na lang." Anya at saka kumuha nga ng isang malaking hiwa ng baboy at isinulpak nga sa bunganga ni Danilo. Nagtawa na naman ang mga kasama nilang babae. "Huwag niyong masyadong pinapansin to, sinungaling to eh. Kulang lang sa pansin, pasensya na." Anya at kumuha ng isang hiwa ng baboy at isinulpak nga ulit yon sa bibig ng kaibigan. "Dude, mamamatay na ako oh." Anito, na halos mabulunan na nga ang kaibigan ng lalaki pagkatapos ay pilit nang inumuya ang nilalagay nga ni Irvin sa bibig niya. Tawa naman ang tawa si Irvin at dahil nga hindi mabubuhay nang hindi gumaganti si Danilo, sinulpakan niya rin ng baboy sa bibig si Irvin. Ngunit lahat ng yon ginuya ni Irvin upang ipakita kay Cleo na masarap talaga ang ulam na niluto niya kahit na halos ikamatay na nga niya. Nagpapa-impress. Sa isip-isip niya, "Humanda ka talaga sa akin mamaya, dude." Nang matapos na nga silang kumain at magligpit ng mga kainan, nagkanya-kanya na nga lamang silang balik sa silid at ang mga kasama nila. Maging si Danilo ay nagpaalam na nga na babalik na nga ito sa hotel nila upang makapagpahinga na nga. Naiwan na nga lamang sina Cleo at Irvin na magkasama upang matagtag din ang kinain nila na pagpasyahan nga nilang maglakad-lakad muna sa gilid ng talampasigan. "Gano'n ka nakatagal na nakatira rito, Cleo?" Pang-uusisa nga ni Irvin. "Simula bata ako, dito na ako nakatira." "Talaga? Eh nasa ng mga magulang mo?" "Nasa syudad sila. Si Papa nagtatrabaho bilang konduktor, si Mama naman nagtatrabaho bilang katulong. Ako lang naiwan dito dahil mas gusto ko nang nakasanayan kong trabaho rito. At saka hindi ko maiwan ang isla. Napakarami ko kasing alaala rito." Napangiti nga si Irvin nang maliit. Lihim siyang bumilib sa dalaga. "Maganda na nga, down to earth pa." Anya sa isipan pagkatapos ay muling nagtanong, "Wala ka bang mga kapatid?" "Only child ako pero hindi kami mayaman." Natatawa nitong sabi na tinanguan nga lamang ni Irvin. "Ikaw, kamusta ang pagtatrabaho bilang sundalo?
Ang sabi nila sobrang delikado raw niyan dahil palaging nasa bingit ng kapahamakan ng buhay mo. Hindi ka ba nag-aalala? Huminga ng malalim si Irvin pagkatapos ay tinignan ng napakapayapang karagatan. At sagot nga ni Irvin, sakto lang, hindi naman nawawala ang takot pero nag-iisip na lang ako palagi ng positive. Ang tagal ko na kasing sundalo, 7 years na. Hanggang ngayon naman buhay pa ako kaya hindi naman ako masyadong nag-aalala. At saka mahal ko din ang trabaho ko. Ikaw yata ang nag-aalala sa akin eh. Banat pa nga nito na mahinhing ikinatawa nga ni Cleo pagkatapos ay pinalo pa nga ng mahina ang braso ng pinata. Lalo tuloy na tawa ang pinata. Napakahinhin. Bulong pa nga ni Irvin habang umingiti at parang kinikilig pa nga. Nang biglang, may boyfriend ka na ba, Cleo? Wala sa sarili nga niyang tanong sa dalaga. At nang marinig nga niya yon mula sa sarili, maging siya ay nagulat. Lintik, bakit ko ba yun naitanong? Masyado akong halata. Suway pa nga ni Irvin sa sarili. Ano, boyfriend? Natatawang tanong nga ni Cleo. Pinamulha naman ang magkabilang pisngi ang binata. Huwag mo na lang sagutin, isipin mo na lang, error lang. Pahabol pa nga ni Irvin na mas lalong nagpatawa nga sa napakinihing dalaga. Wala pa, bakit? Gusto mo bang mag-apply? Anito nang natatawa na mabilis namang nagpamulagat sa mga mata ni Irvin at mabilis nga niyang binalingan ng tingin sa Cleo. Ha? Natawa naman ng sobrang lakas sa Cleo sa magiging reaksyang binata. Pinamulha naman ng magkabilang pisngi si Irvin para siyang kamatis na hinog na nga sa pula. Malakas din pala ang tama ng babaeng to. Mahina nga niyang bulong sa sarili habang nagkakamot ng ulo. Patuloy silang nag-uusap at nagkukwentuhan ng dalaga. Hindi na nga nila namalaya ng oras hanggang sa tuluyan hanggang sumapit ang 12:00 ng hating gabi ng ganun kabilis. Dahil panay na nga ang paghikab ni Cleo, minabuti ng binata na ihatid na nga ito sa kubo kung saan ito natutulog. Sigurado ka pa talagang safe dito? Paano kung may sira ulo pala tapos biglang pumasok dito? Nag-aalala nga na tanong pa nga ni Irvin. Hindi nga safe dito, promise. Dito na lang kaya kayo matulog sa labas para mabantayan ko kayo. Akong nag-aalala eh. Paano kung bigla na lang kayong pasukin dito ng kung sino? Mapapahamak pa kayo niyan. Sabi nga ni Irvin sabay ngisi at naupo na nga sa mahabang upuan. Nagawa nga ng kawayan. Malamok dyan sa kasobrang lamig. Safe naman kami dito. Sanay na rin kami kaya bumalik ka na ron sa hotel niyo. Sayang yung binayad ninyo kung hindi kayo ron matutulog. Wala naman akong binayad dun eh. Sila lang. Sige na, pumasok ka na. Good night. Sabi nga ng lalaki sabay kindat pa nga sa dalaga at saka na nga tuluyang nahiga sa upuang gawa sa kawayan. Mabuti na lang at mahaba yon. Kahit papaano ay mauunat na nga niya ang kanyang mga paa. Pero Irvin, pahabol pa nga ni Cleo, subalit ang binata nagkunwari nga na naghihilik na. Napanguso na nga lamang ang dalaga sa kangumiti. Salamat Captain Santiago. Bulong nga niya at saka na nga pumasok sa loob. Kinuha nga niya rin ang una na kumot ni Irvin habang mas mahimbing itong makatulog kahit na nasa labas lang. Si Irvin naman ay ngiting tagumpay habang inaasikaso nga siya ng dalaga. Ang bait mo talaga, Cleo. Bulong pa nga niya sa kanyang isip. Mabilis nga na nakatulog si Irvin dahil na nga rin sa pagod at dahil presko na nga sa labas. Naging mahimbing ang kanyang pagtulog subalit na udlot yon nang pagtripan nga siya ng gutom na mga lamok. Panay tuloy siya sa pagtapik sa kanyang balat. Kibot dito, kibot doon, wala nga siyang ibang ginawa kundi bumaling ng bumaling. Hay, isang lamok naman. Reklamo nga niya at ilang sandali pa, bigla na lamang humampas ang napakalamig na simoy ng hangin sa balat niyang nagpamulagat sa mga mata niya. Napaumpo nga siya nang wala sa oras habang yakap ang sarili na tong ganoon na lang ang pagkagulat niya nang bumungad sa mukha niya ang pagmumukha ng kaibigan niyang si Danilo at may dala pang electric fan at itinutok nga sa kanya. Nang tignan niya yon, naka number 3 pa. Anak ng, anong ginagawa mo rito? Inis nga nitong tanong kay Danilo. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Inis niyang tanong sa kaibigan. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hoy, Captain Santiago, masyado mo naman atang dinidibdib ang panliligaw mo kay Cleo. May misyon pa tayo dito. Tapos ikaw, manliligaw lang dito? Ipapaalala ko lang sa'yo na alas 3 na po ng madaling araw at alas 4 ang call time natin mamaya. Baka gusto mong bumalik sa hotel nang makapagsimula ka na ng gumayak-gayak, ha? Oo nga pala. Sagot na nga lamang ni Irvin at napakamot nga ng ulo. Mabilis pa nga sa alas 4 ang tumayo. Magpapaalam pa nga sana siya kay Cleo ngunit pinigilan na nga siya ni Danilo dahil anito baka mahimbing na raw na natutulog ang dalaga.
Kinabukasan, excited na ngang lumabas ang kubo si Cleo upang tignan ang natutulog na si Captain Santiago, ngunit ganun na nga lamang ang pagkadismaya niya nang hindi na nga makita ron ang binata. Kinuha na nga lamang niya ang ginamit nitong unan at kumot kagabi. Hindi man lang siya nagpaalam. Malungkot nga na bulong ni Cleo at saka na muling pumasok sa loob. Buong maghapon at magdamag na hinintay ang binata. Umaasa nga si Cleo na sa kubo muli ito kakain, ngunit bigo siya. Walang Captain Santiago na dumating. Ay, nasa na kaya yun? Nawawala nga sa sarili niyang bulong habang nakapangunlumbaba sa lamesa. Malayo ang tingin nga niya at doon nga yun sa balkonahe ng second floor kung saan niya ito nakita kagabi. Sino bang hinahanap mo? Ay, palaka! Sigaw nga niya, sabay sa punga sa dibdib nang bigla na nga lamang nagsalita ang kaibigan niyang si Mary. Sus Mario, asap naman Mary oh. Alam mo namang magugulatin ako eh. Sus, ang sabihin mo hinahanap mo si Irvin. Tama ako, diba? Diba? Pangasar pa nga nito. Napangisi na nga lamang si Cleo. Hindi ah. Pero nasa nga pa sila? Bakit parang hindi ko yata sila nakikita? Pagtatanong nga ni Cleo. Eh di lumabas din ang totoo. Pero ang balita ko may mission daw sila. Huwag ka nang mag-alala, dalawang barangay lang naman ang pagitan mula sa atin eh. Malapit lang yun, babalik din yun. Babalik din ang bebe loves mo. Napakunot noo nga sa Cleo. Anong bebe loves ka dyan? Baka may makalinig sa'yo ah. Eh ano pa? Alam naman ang lahat na nagde-date na kayo ni bebe loves mo ah. Akala mo hindi namin alam kagabi? Nasa dalampasigan kayo at naghaharutan. Ikaw ah, pumapag-ibig ka na. Kararating lang noon kahapon, hindi mo man lang pinahirapan. Sermon pa nga nito na ikinakunot na nga lamang nang noo ni Cleo. Hindi ko siya bebe loves, okay? Magkaibigan lang kami. Sagot naman ni Cleo. Magkaibigan o magkaibigan? Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Sabi nga ni Cleo at kunwari pang galit na umalis. Pero ang totoo, kanina pa nga siya nangingiti at kinikilig. Mabilis pang lumipas ang maraming araw at mga linggo. Mas naging palagay ang loob ni na Irvin at Cleo sa isa't isa. Habang tumatagal ay mas nakikilala nga ni Irvin ang dalaga at gayon din si Cleo sa kanya. Truth or dare tayo? Sigaw nga ni Danilo nang makahanap nga ito ng isang bote. Nasa kubo kasi ngayon ang lahat. Kababalik lang ng grupo ni Irvin mula sa tatlong araw na paggawa ng misyon sa ibang barangay. Tatlong araw silang busy, pagod at puyat. Na gusto naman nilang magpakasaya, maglibang at magrelax. Lalo na at tagumpay nilang naisagawa ang huling misyon na iniwan sa kanila para sa barangay at pinanggalingan nila. O sige, go! Sang-ayon naman ang isa sa mga kasamahan nilang si Franco. Eh kaming mga girls, pwede ba kaming sumali riyan? Tanong naman ni Mary. Aba syempre, sang-ayon naman ni Danilo at naupo sa tabi nito. Narinig mo yun sis? Tara! Pag-aaya nga ni Mary sa kaibigan na si Cleo na nakasuot pa nga ng apron at may hawak na sandok. Ha? Teka, kayo na lang Mary, nagluluto pa ako eh. Pagdadahilan naman ni Cleo. Ano ka ba? Pwede na yan, tara na. Pangungulit naman ang kaibigan at kinuha na nga kay Cleo ang sandok at hinila na nga ito pa upo sa bakanteng upuan katapat ni Irvin. Bigla tuloy nahiya at nailang si Cleo. Tinignan nga niya ang kanyang sarili at marumi pa nga ang apron na suot niya. Tinanggal na lamang muna niya yon at nagsimula nang maglaro ang mga kasama niya. Ang unang natutukan ng bote ay si Mary. Nag-dare ito at ang iniutos nga nila halikan sa pisngi si Danilo. Si Danilo kasi ay unti-unti nang ang nagkakagusto kay Mary, pero si Mary ay ang gusto si Franco. Halaka, kiss talaga? Ayoko nga. Pagtanggi naman ni Mary. Eh dapat hindi ka na sumali. Dare ang pinili mo eh, di go na. Sulsol naman at pambabara ng isa sa mga kasama ni Irvin na si Francis. Wala tuloy ibang nagawa si Mary kundi ang sumunod at pikit matang hinalikan si Danilo sa pisngi nito, ngunit ang lokolokong Danilo bigla na lang humarap. Kaya tang nakapikit na dalaga bigla-bigla na lang nagpamulagat ng mga mata nang maramdaman nga niyang naglapat ang labi nila ni Danilo. Agad-agad nga siyang lumayo rito at ang hawak nga nitong takip ng kaserola ipinukpok nga niya sa ulo ni Danilo. Aray ko! Reklamo nito na malakas namang ikinatawa ng mga kasama nila. Pulang-pula naman sa hiya si Mary habang si Cleo naman ay tinutukso siya. Ay nako Cleo, tumigil ka na nga. Baka mapatay ko pa yung kaibigan ng bebe loves mo sa gigil ko eh. Naghihimutok nga na wika ni Mary na tinawanan lang ng kaibigan. Habang abala nga silang dalawa sa pagtatawanan ay nagulat na nga lamang si Cleo nang mapansing nakatutok na nga pala kay Irvin ang bote at nakatitig nga si Irvin kay Cleo. Bigla siyang kinabahan. Ibig niyang hawakan ng dibdib ngunit hindi niya magawa. Nako,
Hetong maganda, Captain Santiago. Truth or dare? Tanong pa nga ni Danilo na may kasamang pagtayo pa nga sa sobrang saya at excitement. Truth, matapang na sabi nga, Captain Santiago habang diretso lang ang tingin kay Cleo. Wow, sabay-sabay nga nilang sabi hanggang nagtutuksohan na nga at nagtatawanan. Go, ako magtatanong. Wika pa nga ni Danilo at nagtaas pa nga talaga ng kamay. Napailing na nga lamang ng ulo si Irvin at sa isip-isip niya, alam na nga niya kung anong itatanong ng kaibigan. Nililigawan mo na ba si Cleo? Diretsahang tanong nga nito na mabilis nga na nagpapula sa magkabilang pisngi ng dalaga. Mukha itong hinog na kabatis. Natawa ng bahagya si Irvin habang inaasar siya ng mga kasamahan. Umayos nga siya ng pagkakaupo at ipinatong ang dalawang kamay sa lamesa at mas lumapit nga sa dalagang kaharap niya. Pwede na ba? Tanong nga niya kay Cleo, sabay kindat na nga, sama na mas lalong nagpatriple sa kabog ng dibdib ng dalaga. Nagsitalo na naman sa kilig ang mga kasama niya sa militar, pagkatapos ay kinuyog pa nga siya. Tawa nga sila ng tawa lalo na nga si Irvin, habang si Cleo ay pulang-pula naman sa kilig. Shoota kasi sang haba ng hair mo, B! Nagpatuloy nga sila sa pagtutruth or dare hanggang kung saan-saan na nga na napunta kapag nga sina Cleo at Irvin na ang natatapatan ng bote. Ang mga tanong ay naglalaro sa mga, kapag nagkatuluyan kayo, anong call sa inyo? Kapag ikinasal kayo, ilan ang gusto niyong anak? Kaya niyo bang gumawa ng triplets? Kung ano-ano nga ang mga tanong. Sa mga tanong na yun, halos mabaliw nga ang dalawa sa kasasagot at katatawa. Kapag dare naman ay kadalasang ginagawa, ay mag-kiss sila sa pisngi, mag-holding hands at magtitigan. Pakiramdam nga ni Irvin ay bumalik siya sa pagkabata. Naalala nga niya noong high school sila, ito ang paborito nga niyang laro lalo na kapag nandoon din ang crush niya, na ngayon ay pakiramdam niya na uulit nga ang nakaraan sa ibang panahon. Ibang pagkakataon at ibang babae na. Babaeng sa tingin niya ay kahuhumalingan na nga niya. Dahil din sa larong yun, tuluyan na nga silang nagkaaminan kaya't hindi na nga naalala kung bakit ngayon nasa labas ng kubo si Irvin at ang mga kasama nila at hinaharanan na nga nila ang naiibigan niyang dalaga. Walang iba kundi si Cleo. Girl, ang haba ng buhok mo, naapakan ko na yata. Sobrang haba, my gosh! Malakas at matinis nga natili ni Mary na kaibigan ni Cleo habang tinutok sa ito. Nakilig na kilig habang pinanonood kung paano kumanta si Irvin at kung paano tumugtog ang mga kasama niya. Nang matapos kumanta ang binata, mas pinakatitigan na nga niya ang napakagandang si Cleo. Pasado na ba ang boses ko para mapasagot kita, Cleo? Tanong nga nito na sabay-sabay na nga na ikinatili ng mga kaibigan ni Cleo. Ang mga kasama naman ni Irvin ay pinagpapatugtog ang mga hawak nilang instrumento. Nakagat na nga lamang ni Cleo ang iba pang labi niya. Isa pa bang kanta para sagutin mo na ako? Ngayon ka pa nga lang naniligaw eh. Sagot na agad hinihingi mo. Ang natatawa nga niyang biro. Ganon din naman yun eh. Pero sige, walang problema. Basta, sa minamahal kong Cleo San Diego. Aniya at muling kinintata ng dalaga. Napailing na nga lamang ng ulo si Cleo. Napaka-corny talaga kahit kailan magsalita na Irvin. Umakyat sa kubo si Irvin at iniabot kay Cleo ang mga pinamili niyang bulaklak at mga tsokolate. Imbes din na puro pagkain ang binili niya para rito, ay puro na lang panangkap sa mga niluluto nitong pagkain ang binili niya. Nitong mga nakaraan kasi ay napapadalasang pagpapasama sa kanya ni Cleo sa palengke upang mamili nga kaya naman binili na nga lamang niya ang isang linggo. Nakakailanganin nito total naman ay may malaki silang refrigerator sa kubo. Kilig na kilig tuloy si Cleo lalo na ang mga kasama niya dahil mapapalibre sila sa mga pangrekadong kailangan nila at kung may kulang man, kaunti na lang. Kinabukasan, salamat nga pala kahapon ha, nagabala ka pa. Nahihiya ang ngunit ng kangiting wika nga ni Cleo kay Irvin habang naglalakad nga sila sa gilid ng talampasikan. Panonoorin nga nila ngayon ang paglubog ng araw total ay tapos naman na ang lahat ng kanilang mga gawain. Yun naman ang dapat na ginagawa, hindi ba? Sagot naman ng binata at saka itinukod nga ang dalawang kamay sa buhanginan. Bigla nga niyang naalala ang kabataan niya. Ito ang paborito niyang ginagawa noon kasama ang mama niya, ang panonood ng paglubog ng haring araw. Habang nanonood at nagkukwentuhan pa rin sila sa pagkain, wala nga rin silang ibang ginawa kung hindi ang magtawanan habang masayang magkasama hanggang sa tuluyang lumubog ang araw. Sa isip-isip ni Cleo, ngayon lang yan naranasan ng mahalin at pahalagahan ng ganito. Sana ay si Irvin na nga talaga ang nakatakda para sa kanya sa hinaharap.
Muli ay mabilis ang naging paglipas ng mga buwan. Nanatili ang kampo ni Captain Santiago sa Aurora kahit na paiba-iba sila ng destinasyon. Gayunpaman sa lugar kung saan niya nakilala si Cleo, doon pa rin sila namamalagi hanggang ang kasagutan na noon paman na gustong malaman sa dalaga ay tuluyan na nga niyang nalaman. Oo, Captain Santiago, sinasagot na kita. Sagot nga ng dalaga matapos nga nitong surpresahin ng isang napakagandang singsing. Anime kasalang pinopropose nga niya rito at hindi pagiging girlfriend lang muna nang tumayo nga si Irvin at nang maisuot na nga niyang singsing sa daliri ng dalaga mahigpit nga nitong niyakap kasabay ng selebrasyon ng muli nilang pagtatagumpay sa kanilang mga misyon bilang sundalo. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko, Cleo. Mahal na mahal kita. Aniya habang yakap nga niya ito at mahigpit niya itong hinalikan sa noo. Tumulo naman ang luha sa mga mata ng dalaga. Mahal na mahal din kita, Irvin. Sa loob ng 7 taon sa militar ni Kapitan Santiago, ngayon lang naging memorable ang naging laban niya sa Aurora. Ngayon lang nagkaroon ng kulay ang buhay niya. Kung noon ay pinapangarap nga niyang magkaroon ng isang napakaganda at napakabait na nobya, ngayon ay hawak kamay na nga niya. Pangako na kahit anong mangyari, mahal ko ikaw lang ang mamahalin ko hanggang dulo. Mahal na mahal kita, Cleo. Mahal na mahal kita. Sa bawat araw na lumipas, todo ang effort na ginagawa ni Irvin upang suportahan ang lahat ng ginagawa ng kanyang minamahal. Alas 3 pa nga lang ng madaling araw ay gigising na nga ito upang samahan si Cleo sa pamimili sa palengke. Tinutulungan nga niya rin itong magluto, maghain at mag-alok ng pagkain sa mga bumibisita sa kanilang maliit na isla. Hindi nagtagal ay naging tourist spot na ang lugar na yun at mas lumalaki na nga ang kinikita nila na mas lalong nagpapaganda sa kanilang kabuhayan. Nandito na ako! Sigaw nga ni Cleo nang makauwi na nga siya. Kaya ang kanina pang nag-aalala na si Irvin kung nasaan ang dalaga ay bigla-bigla na lamang napatayo at napalabas ng kubo. Honey, talaga namang babae ka. San ka pa nang galing? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin na alis ka pala? Eh, di sana sasamahan kita. Naiwan mo pa yung phone mo sa kwarto mo. Kawawa naman ang honey ko, nag-alala ka po. Sorry na, namili lang ako ng pandagdag decorations para sa Christmas tree ko. Bumili pa nga ako ng isa pang Christmas tree at ilalagay ko rito sa terrace para maganda. Sabi nga ni Cleo habang ipinapakita sa kanya ang napakalaking supot na dala. Kahit na honey, sa susunod magsabi ka sa akin na ako na yan, tutulungan kita. Anito at kinuha na nga kay Cleo ang mga dala nito. Natuwa at kinilig naman ang dalaga pagkatapos ay masaya nilang pinagtulungan ang pagtatayo ng bagong Christmas tree at paglalagay roon ng palamuti. Isang buwan na nga lang kasi at Pasko na at nais ng dalaga na ito na ang magiging Pasko niya na pinakamasaya at pinaka-espesyal sa lahat ng Pasko na darating, lalo na at kasama niya si Irvin. Honey, sa tingin ko mas maganda itong mas malaking star ang ilagay natin sa tuktok ng Christmas tree. Suwestiyon nga ni Irvin. Oo honey, para dyan talaga yan, ikabit mo na. Anito na kaagad namang ikinabit ni Irvin. Nang matapos nga nilang ayusin ang bagong Christmas tree at nang pailawan nga yun at ang lahat ng Christmas lights, sa kubo biglang bumalik sa alaala ni Irvin ang unang beses na nakita at tinawag siya noon ni Cleo mula sa second floor ng balcony upang samahan silang kumain. Ang mga palamuting ito ang isa sa mga nagpapaalala sa akin, sa'yo Cleo. Binuksan pa nga nilang iba pang Christmas lights at nagpatugtog pa nga ng Christmas song, kaya't ang Pasko, isang buwan pa lamang mula ngayon, talaga namang damang-damanan nila. Advance Merry Christmas everyone! Sigaw pa nga ni Danilo kasama ang mga kasamahan nilang sundalo at muli ay nagtipon-tipon sila sa maliit na kubong yon upang magpalipas ng oras. Samantala habang nag-aasikaso nga si Cleo sa kusina ng mga kain nilang lahat, pinuntahan siya roon ni Irvin upang tulungan. Masayang-masaya ang dalaga kaya't mas lalong gumagaan ang pakiramdam ni Irvin. Magpahinga ka na rin honey, ako na rito. Wika nga ni Irvin at hinlikan pa nga ang pisngi ni Cleo. Napangiti naman ito nang matamis ang dalaga, subalit nagpumilit pa nga rin ito na siya na lang, ngunit hindi rin siya nagtagumpay dahil mapilit ang binata. Nais niyang magpahinga na nga ang dalaga. Alam niyang pagod na nga ito sa maghapon. Ang gawaing bahay, paglilinis, pagluluto at paghahanda ng pagkain. Hindi lang naman ang babae ang dapat na gumagawa niyan. Hindi naman porke ikaw ang babae, ikaw ang gagawa lahat. Katulad naman naming mga lalaki, deserve niyong magpahinga honey. Kaya sige na, mag-rest ka na muna. Tatawagin na lang kita kapag kakain na. Saad nga ng sweet na si Irvin
habang hinahaplos pa nga mukha ni Cleo at minsan pa nga itong hinalikan sa noo. Speechless na tumango ang dalaga at pinagmasdan lang ang binata. Sobrang swerte ko na meron akong ikaw, Captain Santiago. Isang araw dahil wala namang lakad si Irvin at dahil rest day rin naman ni Cleo ngayong araw, napagpasyahan nga nilang mamasyal muna sa labas. Saan mo gustong kumain? Kahit saan, doon na lang sa mura. Okay lang yun. Anong doon lang sa mura? First date kaya natin to nang walang mga asungot sa paligid. Hanito sabay ngisi pa nga habang nagmamaneho. Natawa na nga lamang si Cleo at dahil mas namumurahan nga siya. Kung mag-only ride sila, mas pinili na nga lamang nilang magbang inasal. Sure ka? Mang inasal lang talaga ang gusto mo? Ayaw mo ba sa mga expensive na restaurant? Ayoko rin mahal. Mga pang-expensive na tao lang din ang bagay rin eh. At saka gusto kong maging practical. Gusto kong mag-unlerize para mabusog talaga ako. Anito, bumilib naman si Irvin. Malayong malayo talaga si Cleo sa mga naging babae niya dati. Ang mga naging ex niya kasi gusto ay palagi na nga lamang sa mamahaling restaurant porket alam nila na may pambayad nga si Captain Santiago. Pagkatapos nilang kumain, naglibot-libot pa nga sila sa paligid. Nanood na nga rin sila ng sine habang kumakain ng popcorn. Sobrang saya nga ni Cleo dahil ito ang kauna-unahang beses na dinate siya ng lalaki. Nang matapos, nagpasya na nga rin silang umuwi. Gusto pa sana ni Irvin bilhan ng dalaga ng mga damit, alahas o kahit anong gusto nito, ngunit si Cleo na nga ang umayaw. Muhani, ayoko namang abusuhin ng kabutihan mo. Kahit wala naman akong expensive ng mga bagay sa katawan o kolorete, mabubuhay naman ako eh. Ang mahalaga lang sa akin ay maging masaya, kontento at mas mapag-aralan ang salitang pagtitipid dahil sa kagipitan. Hindi natin alam kung kailan tayo aatakihin yan. Pwede ngayon marami tayong pera, pero posible bukas wala na. Kung wala kang savings, saan ka kukuha? Pero paano kung isang araw, bigla na lang magkaroon ng emergency tapos naging sanay na sa luho? Sino na lang lalapitan mo, lalo na kung wala ng pamilya? Kayo okay lang sa akin, honey. Ayoko kasing lumaki na puro na lang pagpapasaya sa sarili ko ang alam kong gawin. Gusto kong matutunan ang pagmamanage ng time at pera. Gusto ko lang magpaka-practical at saka ayokong ubusin ang pera mo para lang sa isang araw na date, no? Kontento na ako na ikaw ang kasama ko. Saad nga ni Cleo kay Irvin nang makapasok nga sila sa loob ng kotse. Kasabay rin nun ang malakas sa pagbuhos ng ulan. Napangiti si Irvin. Hindi niya alam kung ano bang kabutihan ang nagawa niya noong past life niya at binigyan nga siya ng ganito kabait at kapraktikal na girlfriend. Ang swerte ko talaga sa iyo, honey. Ani at saka hinawakan ng kamay ni Cleo. Sa paglapat ng kamay nila at sa halos makatunaw nga nilang titig sa isa't isa, ani may parehas silang tinatawag ng katawan ng isa't isa. Nawawala na nga sa sarili noong tiunting inilapit nga ni Irvin ang mukha niya sa mukha ng dalaga. Hindi naman gumalaw si Cleo at inihanda na nga ang sarili. Kung halik lang naman, bakit pa niya ipagkakait sa binata? Kaya't nang maglapat nga ang kanilang mga labi, tinuguran din yun ng dalaga hanggang sa ang isang tapat na simpleng halik lang ay unti-unting lumalim nang hindi nila namamalayan. Sa loob ng sasakyang yun, isang mainit at mampusok na pagmamahalan ang pinagsaluhan nila na kailanman ay hindi na-imagine ng dalaga na mararanasan niya. Ngunit dahil mahal na mahal nga niyang lalaki, buong puso nga niyang ipinaubaya ang sarili niya sa binata. Buo naman ang tiwala niya rito na hindi nga siya nito iiwan at sasaktan. Isang araw nakatanggap nga sila ng utos na sa ibang lugar naman na sila madedestino. Nakaramdam nga ng sobrang lungkot at panghihina si Irvin. Paano nang relasyon nila ni Cleo? Paano na si Cleo kung aalis na nga siya? Paano pa niya ito makakasama? Ay, una pa lang kasi dapat eh, naisip ko na to eh. Singhal nga niya sa sarili matapos mapahilamos ng kamay sa mukha. Biglang sumakit ang ulo niya. Mula sa balkonahe ng hotel na tinutuluyan niya, ay sinilip niya mula roon ng dalaga. Malawak ang ngiti nito habang nag-entertain ng mga customers at ng mga tayo. Masayang masaya ang mukha ni Cleo. Halatang ganado nga ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Ayaw nga niyang sirain ito, ngunit ano ang gagawin niya? Paano niya sasabihin kay Cleo na aalis na nga siya? Isang araw mula ngayon. Malalim siyang napabuntong hininga at mas pinili na nga lamang ang bumaba upang samahan at tulungan ng nobya. Hey honey, kagigising mo lang? Tanong nga ni Cleo nang lapitan nga niya ito. Yes honey, sorry tinanghali. Okay lang honey, kumain ka na ba?
Umili nga ang binata. Maupo ka na muna riyan, ikukuha kita ng pagkain. Sabi nga ni Cleo na sinunod naman ni Irvin. Sandali siyang naghintay at pagbalik nga ng kanyang nobya, ay may dala na nga itong almusal niya. Ngumiti nga si Irvin at nagpasalamat. Umupo naman sa harap niya si Cleo at nagpakalumbaba. Bakit parang malungkot kayata? May problema ba? Tanong nga nito habang nagpapakyut pa nga sa kanya. Bigla tuloy siyang napangiti at pinisil ang kaliwang pisngi nito. Wala po, ikaw talaga. Ani at ginulo pa nga ang buhok ng nobya. Habang abala nga siya sa pagkain at pakikinig sa mga kwento ni Cleo, ay bigla na lang may dumating ng mga armatong MPA. Sa lugar at binantaan nga, lahat ng walang kikilos ng masama kundi ay maklilintikan nga sila. Agad na itinago nga ni Irvin ang nobya sa kanyang likuran. Tuluyan na ngang nagkagulo ang lahat at ginawa ng grupo ng mga sundalo ang lahat upang iligtas ang mga taong naroon. Sa huli ay nagwagi naman sila at naligtas nga ni Irvin ang nobya. Yun nga lang ay naghatid nga sa kanya yun ang matinding pagkabahala, lalo na nang makita nga niya na iyak ng iyak ang kanyang nobya. Tila ay natroma nga ito sa mga nangyari at sa pagpapaputok ng baril kanina ng mga rebelde at armadong mga lalaki. Captain, siguradong tayo lang ang sinusundan nila. Kailangan nating sundin ang utos ng nasa itaas na umalis na tayo rito, kundi mapapahamak na pati mga inosenteng tao rito. Alam mong sila ang isa sa matitinding kalaban natin. Kailangan na nating gumawa ng desisyon ngayon. Madiin din ang utos ni Danilo sa kanya. Lalong sumakit ang ulo ni Irvin. Napamura nga siya. Hindi ka pwedeng madamay, Cleo. Hindi pwede. Saad nga ni Irvin sa kanyang sarili. Nang kumalma na nga ang dalaga ay kinausap nga niya ang mga kapwa niya sundalo malayo kay Cleo. Magsipaghanda kayong lahat. Mamayang madaling araw, lilisanin na natin ang lugar na to at pupunta tayo sa Palawan kung saan tayo nakasunod ng destino. Kapag hindi pa natin iniwan ang lugar na to, siguradong babalikan at babalikan nila ang mga inosenteng tao rito at maraming papapahamak. We need to take action. Please, ayusin na ninyo ang mga gamit nyo. Yes, sir. Sabay-sabay nga na saludo ng mga ito at pagkatapos ay iginayak na nga nila ang mga bagahe nila. Lumabas naman si Irvin at nagtungo sa balkonahe kung saan ay abot tanaw na nga lamang ni Cleo na ngayon ay tumutulong na nga sa pagliligpit ng mga gamit na nagulo kanina. Sorry, Cleo. Kailangan kong gawin to. Hindi kami pwedeng mamalagi rito. Mapapahamak kayo. Mapapahamak ka. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa'yo. Sorry, mahal ko. Baka nga hindi talaga tayo para sa isa't isa. Samantala, kinabukasan maagang umalis ang grupo ni Captain Santiago. Wala silang pinagsabihan na kahit na sino. Hindi na nga rin nagawa pa ni Irvin ang magpaalam kay Cleo dahil alam niyang iiyak lang ito at masasaktan. Yun ang hindi niya kayang makita. Isa pa, masyadong delikado ang buhay niya at hindi nga niya maaaring idamay ang talaga. Nang mismong araw na yon ay buong maghapon at magdamag na naghahanap si Cleo sa kanyang nobyo. Maging ang mga kasama nito ay hindi na nga niya nakita pa. Hey girl, sinong hinahanap mo? Tanong nga ni Mary sa kanya. Sila Irvin, nakita mo ba sila? Kahit kasi si Danilo at Franco wala eh. San kaya sila nagpunta? Nagluto pa naman ako ng pagkain kanina. Hala ka, hindi pa siya nagpaalam sa'yo? Tanong nga ni Mary. Biglang kinabahan si Cleo. Ha? Anong nagpaalam? Naku po, wala na sila. Umalis na sila kaninang alas 3 pa ng madaling araw. Hindi na sila dito nakadestino sa ibang lugar na raw. Ano? Halos pasigaw nga, natanong ni Cleo. Yun kasi ang sinabi sa akin ni Danilo kagabi. Hindi pala nagpaalam sa'yo si Irvin? Nag-aalalang tanong naman ni Mary. Biglang nanginig ang laman ng dalaga sa nalaman. Biglang nakaramdam si Cleo ng panghihina. Pakiramdam niya ay matatalim na kutsilyo ang tumutusok ngayon sa puso niya. Irvin, bakit? Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Bakit iniwan mo ko? Bakit? Napahagulgol ang dalaga ng wala sa oras. Gusto man niyang pigilan ang sarili ay hindi niya magawa. Sobra nga siyang nasasaktan. Parang kahapon lang ay kasama at kayakap pa nga niya ang nobyo, ngunit ngayon, bigla-bigla na lang itong nawawala na parang isang bula. Paano na ako, Irvin? Paano na? Mabilis ngang lumipas ang mahigit isang buwan. Kahit anong gawin ni Cleo, hindi pa rin niya makalimutan ang binata. Palagi siyang tulala at madalas ay wala sa sarili. Hanggang ngayon ay hindi pa nga rin niya matanggap na bigla na nga lang siyang iniwan ng lalaking minahal niya ng lubusan. Nagawa pa nga niyang ipagkatiwala ang buo niyang pagkatao sa lalaking yun. Pagkatapos sa huli, iiwan lang pala siya ng walang paalam. Gusto tuloy niyang pagsisihan
na ibinigay nga niya sa lalaking yun ang sariling pagkabirhen. Kung bakit pa naman kasi naging mapusok pa siya noon at hindi nagawang kontrolin ang sarili ng dahil sa pagmamahal. Ngayon, iyak lang tuloy ang kaya niyang gawin. Susuntukin ko talaga siya sa baba kapag nakita ko siya. Ngisin nitong bulong at saka sinaksakan ng tinidor ang ulam nitong hotdog na ikinagulat naman ng mga kasama niya sa kubo. Kasalukuyan kasi silang kumakain ng almusal. Hoy girl, maawa ka naman dyan sa hotdog, okay ka lang ba? Oh Diyos, pampakalma ng brain cells. Biro na nga lamang ng kaibigan niyang si Mary para naman kahit papaano gumaan ang atmosphere. Numisi lang siya at ininom yun. Ngunit sa kasamaang palad, naisuka nga niya yun nang wala sa oras. Napatayo tuloy ang mga kasama niya. Hoy, bakit? Sigaw nga nila at agad nga niyang inalalayan. Bakit ba ganun ang lasa niyan? Parang ang sama. Nangunot naman ang noon ang mga kasama niya. Ha? Anong ang sama? Ito yung favorite mong juice eh. Sagot naman ni Tyronia. Hala ka girl, teka nga. Tikman mo nga itong iniluto kong adobo. Di ba paborito mo rin to? Pork adobo to. Swestiyon nga ni Mary at sinubuan nga siya ng isang maliit na hiwa ng baboy. Ngunit naamoy pa lang ni Cleo yun na susuka na talaga siya. Sus Mariosep, girl, buntis ka pa yata. Nakasapo sa noo na wika nga ni Mary habang nagsusuka nga ang kaibigan. Napamulat naman ng malaki ang mga mata ni Cleo. Bigla siyang kinabog ng kaba. Dahan-dahan nga niyang nilingon ang kaibigan. Ano? Umamin ka nga, Cleo? May nangyari na ba sa inyo ng kapitan na yun, ha? Tuhog ka na ba talaga sa kanya? Nakapamewang pa nga na sigaw sa kanya ni Mary. Mary, kaya pala napapansin kong madalas sinaantok ka. Madalas tulog ka eh. Hindi ka naman ganoon. Hindi ko na lang pinapansin kasi baka mamaya hindi ka na nakakatulog sa gabi sa kaiisip sa lalaking yun. Yun pala dahil ano? Dahil buntis ka, Diyos ko ka girl. Ilang buwan mo palang nakikilala yung tao. Nagpabuntis ka kaagad. Alam mo namang na destino lang dito yun. Dapat nagkontrol ka. Biglang nangilid nga ang mga luha ni Cleo, pero nag-aalala lang naman ang kanyang kaibigan para sa kanya. Hoy, kumalma ka naman, Beshi. Malay mo lang naman na masama lang naman talaga ang pakiramdam niya. Ikaw naman, buntis agad ang advance mo namang mag-isip. Singit naman ang isa pa na si Tyronia. Diyos ko, girl, paano nga kung buntis siya? Patay tayo sa nanay at tatay niyan. Siguradong hahabulin ako ng itak ng tatay niya. Sa akin ka pa naman niya hinabilin, Cleo. Bakit kasi ang landino? Hinayaan na nga kita. Inabuso mo naman. Hays, tumataas talaga ang presyon ko sa inyo eh. Stress nga na paninermo ni Mary at muling napasapo ng noo. Inalalaya naman siya ng mga kasama pa nilang babae. Tahimik na nga lamang siyang napaluha. Bago mo sabihing, buntis ka. O heto, may piti ako rito, mag-take ka na. Tignan natin kung anong magiging resulta. Mamaya kasi sa puyat lang yan. Kaya ka nagkakaganyan, diba? Wika naman ang isa pa niyang kaibigan na si Tiffany. Sinang-ayon na naman niya yun. At tagtungo na nga siya sa banyo. Doon ay binasa nga niya ang instruction sa Petey at maingat yung ginawa. Diyos ko po, huwag kang mag-positive please. Iniwan na tayo ng tatay mo eh kung sakali. Umiiyak nga, naan niya nga, habang kumakabog ng malakas ang dibdib sa kaba. Ilang segundo ang nagdaan at nang tuluyan na ngang nadaluyan ang ihi niya ang loob ng Petey. Ganun na lang ang halos paghinto ng mundo niya, nang hindi lang isa kundi dalawang linya ang lumitaw sakit. Bigla niyang nasapo ang dibdib. Diyos ko, pubuntis nga ako! Ani at napahagulgol na nga lamang sa iyak. Napaupo nga siya sa sulok habang nakasabunot sa ulo. Napatingin din siya sa kanyang tiyan at hinawakan yun. Anak, sorry. Maranasan mo ang lumaki ng walang ama. Patawarin mo si mama. Mabilis ngang lumipas ang 7 taon. Marami nang nagbago. Si Irvin ay namuhay na nga lamang bilang isang negosyante at mas piniling iwanan ang pagsusundalo dahil nga sa isang aksidente kung saan ay nabaril nga ang kanyang kamay at hanggang sa panahon na ito, hindi niya pa rin yun maikalaw. Naging malungkot ang buhay ng binata magmula nang iwanan nga niya ang pinakamamahal niyang dalaga. Maraming beses na nga niya itong naisip ang balikan subalit natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Alam niyang kinamumuhian at kinasusuklaman nga siya nito. Ngayon, baka nga nakapag-asawa na nga ito o baka naman may mga anak na. Ayaw nga niya na magkagulo pa kaya mas pinili na nga lamang niya lalumugar sa isang tabi sa halip na balikan pa nga si Cleo na hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya. Isang araw isang balita ang natanggap nga ni Irvin mula sa kaibigan niyang si Danilo. Yun ay ang pagkakaroon ng isang malaking feeding program sa Aurora kung saan sila malapit
na nadestino noon. Naging interesado nga si Irvin upang makapaglibang naman. Gusto lang din niyang balikan kahit na sa huling pagkakataon lang ang alaala niya sa Aurora dati. Kaya naman agad nga siyang nagtungo roon, dala ang karagdagang donasyon para sa nasabing feeding program. Nang makarating na nga sa Aurora, nagsisimula na nga ang feeding program. Kaagad nga niyang ibinigay ang karagdagang donasyon at tumulong nga sa pagsisilbi sa mga bata. Nang mabigyan na nga nila ang lahat ng mga bata ng pagkain, masaya nga niyang tinignan ang mga to. Naalala nga niya noong elementary siya dahil payat siya at kulang sa nutrisyon. Palagi rin siyang sumasali sa feeding program para makakain nga ng masasarap na lugaw o di kaya ay sopas. At dahil palaging masarap ang pagkakaluto, madalas nga ay bumabalik nga siya sa kanilang silid na busog na busog. O kumain kayo ng kumain, gusto niyo pa? Ikaw, halika rito, ikukuha pa kita. Sabi nga ng lalaki sa batang, nakita niya na mabilis namang naubos ang isang mangkok ng mainit na sopas. Sige po sir, gusto ko pa po ng sopas, ang sarap po eh. Ani nga ng bata at kaagad na tumayo dala ang kanyang mangkok. Habang kagat nga niya ang isang pandesal sa bibig, natawa tuloy si Irvin. At dahil hindi na nga niya naigagalaw ang kaliwang kamay, ang kanan na nga lamang ang ginamit niya upang mabigyan ng karagdagang pagkain pa, ang paslit. Nang matapos ay ginulo na nga niyang buhok nito at sinabing magpakabusog. Nang makita ng mga bata na namimigay pa nga ng sopas si Irvin, naging sunod-sunod tuloy ang pagpila sa kanya. Ganadong-ganado naman siyang sumandok ng sopas para sa kanila. Tinulungan na nga rin siya ng iba pa nilang kasamahan. Sir, akin na po ang sandok. Ako na lang. Baka po, mapasok pa kayo. Bagong kulutong nasa isang kaldero. Ngumiti nga si Irvin at ibinigay naman yun. Namigay na lang nga siya ng pandesal sa mga bata hanggang isang batang lalaki ang kamukhang-kamukha niya, ang tahimik na mukhang nahihiyang kumakain sa dulo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sino naman ang batang yun? Bakit kamukhang-kamukha ko siya? Bulong nga niya at wala sa sariling nilapitan ng bata. Bata, anong pangalan mo? Nang marinig nga ng bata ang tinig niya ay dahan-dahan itong nag-angat nang tingin sa kanya. Nakakunot noo ito. Bawal po ba akong kumain dito? Sorry po. Sigaw nga ng bata at nagulat na nga lamang si Irvin nang matulin itong tumakbo. Anak nang, hoy bata sandali! Sigaw nga niya at hinabol nga rin ng bata. Pinagtinginan nga sila ng iba pang mga bata at mga kasamahan nga ni Irvin sa feeding program. Sinubukan silang tawagin ang mga ito, ngunit hindi na nga niya pinansin pa. Kailangan niyang mahabol ang batang kamukha niya na hindi niya alam kung paano nga niya naging kamukha. Sa katatakbo nilang dalawa, hindi nga namalayan pa ni Irvin na nakarating na nga sila sa isang maliit na parke kung saan ay may maliit ding playground. Bigla ring nawala sa paningin niya ang bata kaya kinabahang nagpalingalinga siya. Nasaan ang batang yun? Bakit bigla siyang nawala? Muli ay tanong nga niya sa sarili at naglibot-libot pa nga hanggang isang batang paslit ang nakita niyang nagmumukmuk sa sulok ng playground. Mula sa kanyang kinatatayuan narinig nga niyang paghigbi nito. Bigla siyang nakaramdam ng awa at huminga muna ng malalim bago nilapitan ng bata. May panyo ako rito, gusto mo? Tanong nga niya sa bata matapos sugutin sa kanyang bulsa ang dala niyang panyo at umupo sa tabi ng nagmamaktol na bata. Bakit yung po ako sinundan? Bad po ako eh, hindi po ako dapat kinakausap, hindi po ako honey ng mama ko. Anito at patuloy pang ang humigbi ang bata. Natawa ng kaunti si Irvin. Hindi ka honey ng mama mo? Bakit? Ano bang ginawa mo? Inaway ko po yung kambal ko eh. Tatapat nga nito sabay kuha nang iniaabot nga niyang panyo. At saka suminga nga roon ng sipon. Lalong natawa si Irvin at mabilis nang gumaan ang loob sa bata. Kahit na ngayon niya lamang ito nakausap. Bakit mo naman kasi inaway ang kakambal mo? Ano bang nangyari? Eh kasi nagugutom na po ako eh. Ang daya niya, sabi niya wala siyang pagkain kahit alam niyang nagugutom na ako. Tapos nung nakita ko siya sa ilalim ng lamesa, ang sarap-sarap po ng kain niya. Pinagdadamutan niya po ako eh, kapatid niya ako. Tapos pilit po akong nanghihingi sa kanya ng pagkain niya kaso ayaw niya akong bigyan. Hanggang sa nag-away na po kami. Tapos nung makita kami ni mama, ako po yung napalo sa puwet. Ang sakit-sakit nga po eh, nagugutom lang naman po ako, napalo pa ako. Ani nga ng bata habang nakanguso. E ngayon, gutom ka pa ba? Gusto mo kumain tayo? Ayun, may ice cream vendor. Itinuro nga ni Irvin ang nagtitinda ng ice cream na nagpapaningning naman ang mata ng bata. Talaga po, ibibili niyo po ako?
Oo naman, kaya tara na. Anito at tumayo. Patayo na nga rin sana ang bata subalit bigla niyang naalala ang mahigpit na bilin ng kanyang ina na huwag sasama sa hindi kakilala, lalo na kung inaalokan siya ng pagkain dahil nangunguha nga umano yon ng bata. Kaya sa halip na sumama, tumakbo nga siya palayo kay Irvin na ikinagulat naman ng binata. Anak nang, tinakbohan na naman ako. Anya at sinunda ng pasaway na bata. Hoy bata, huwag mong takasan. Takbo ka ng takbo eh. Umalis na po kayo. Mamang, may panyo. Hindi po ako sasama sa inyo. Bad kayo. Sigaw pa nga, nang ikinapagsalubong nga ng kilay niya. Ano? Ako bad? Ako na nga tong tumutulong. Ako pa tong naging masama. Reklamo nga niya sa sarili at patuloy na hinabol ang bata habang pilit nga niya itong kinukumbinse para tuloy silang mga baliwdo na naghahabulan. Bata, hindi ako nangunguha ng bata. Mabait ako, promise. Gusto lang kitang bilhan ng ice cream kasi diba? Sabi mo nagugutom ka? Ani nga, ni Irvin ang huminto na nga sa katatakbo ang bata dahil sa hingal. Pero ang sabi po ng mama ko, kapag po may hindi kami kilala at binibigyan po kami ng pagkain, bad daw po yun. Nangunguha daw po sila ng bata. Manong kuya, payat po ako at hindi malusugan lamang loob ko. Kaya huwag niyo na po akong kuhanin. Gusto ko pa pong umuwi sa mama ko eh. Pangarap ko pa pong makita ang papa ko. Naluluha pa nga na saad ng bata. Kalaunan, nagpatigil nga kay Irvin. Papa? Kunot noo nga nitong tanong. Opo, mula po nung pinanganak kami ng kahambal ko, hindi pa po namin nakikita ang papa namin. Kaya huwag niyo na po akong gawa ng masama. Muling natawa si Irvin. Hindi nga po ko nangunguha ng bata, kaya paano kita papatayin? Ikaw talaga? Totoo po ba? Oo naman, ikaw talaga. Kalaunan ay napatahan na nga lamang din ni Irvin ang batang kamukhang-kamukha niya at saka sila sabay na kumain ng ice cream. Habang kumakain ang bata, ay lihim niyang kinukuhanan ito ng larawan. Titig na siya sa batang paslit dahil talagang kamukhang-kamukha niya ito. Pero paano nangyari yun? Imposible naman na siya ang nawawalang ama ng bata eh hindi pa naman siya nagkakaanak. Napapaliw na yata ako. Bulungan ito sa sarili sabay iling. San ka nga pa na nakatira bata? Doon lang po, malapit rito, sabi nga ng bata sabay turo sa kawalan. Muling natawa ng mahina si Irvin. E ano nga palang pangalan mo? Ako po si Aga. Ang pangalan naman po ng kakambal ko ay Agata. Wow, so twins kayo? Yes po, alam niyo po maganda po yung kakambal ko. Gusto niyo po ba siyang makita? Oo naman, pwede ba? Yes na yes, samahan niyo po ako umuwi para maipakilala ko po kayo sa kanya. Okay, sige, gusto ko yan. Ibibili ko rin siya ng ice cream para parehas kayong makakain. Talaga po? Masayang tanong pa nga nito at tumango naman si Irvin. Napayehi at napapalakpak naman sa tuwa si Aga. Yay! Nung matapos kumain si Aga ay bumili na nga sila ng ice cream. At saka na nga sila naglakad pa uwi. Mabuti na lang at malapit nga lang ang bahay ni Aga. Kaya ang hawak nitong ice cream hindi pa rin natutunaw. Nandito na po ako mama, kambal nasan ka? May pasalubong ako sa iyong ice cream. Nga ng bata nang makapasok na nga sila sa loob ng maliit nilang bahay. Nandito ako, kuy. Wow, ice cream! Wika ng batang babae at kaagad na nga kinuha kay Aga ang hawak nitong ice cream at dinilaan. Nang makita nga ni Irvin ang batang babae, ay automatikong lumambot na nga naman ang puso niya na hindi niya maipaliwanag na dahilan. Dahil ang itsura nga ng bata ay kahuwig na kahuwig ni Aga na kamukhang kamukha niya. Lalo tuloy siyang nagtaka. Paano kaya nangyari na kamukha ko ang mga batang to? Kamukha ko rin kaya ang tatay nila? Bulong nga niyang muli sa sarili. Ang sarap po kuya, ang tamis, ang lamig-lamig pa. Ngayon lang po tayo nakakakain ulit ng ganito. Bibang wika nga ng batang babae. Ginulo naman ni Aga ang buhok niya at itinuro si Irvin. Kambal, magpasalamat ka sa kanya. Siya ang bumili niyan para sa'yo. Talaga po kuya? Tumango nga si Aga. Hello po manong kuya, thank you po sa ice cream, ang sarap-sarap po. Anito, sa napakalambing na poses, para tuloy nalulusaw ang puso niya. Hindi niya maintindihan ang mga nararamdaman, pero parang gusto niyang yakapin ng sobrang higpit ang mga bata. Ilang sandali pa ang nagdaan. Agata, nasan ka anak? Umuwi na ba ang kuya mo? Patanong nga na sigaw ng isang pamilyar na boses. Biglang tumibok ng sobrang bilis ang puso ni Irvin. Opo mama, nandito na po si kuya, sagot naman ni Agata.
Nang mismong oras na yun, isang katauhan ng napakagandang babaeng bigla na lang iniluwa ng pinto mula sa kwarto. Nalaglag ang panga ni Irvin at wala sa sariling napatayo mula sa pagkakaupo. Napatingin naman sa kanya ang babae at sandaling nagkatitigan na animoy parehas na nga na huminto ang oras sa pagitan nilang dalawa. Irvin? Kayo? Mabilis nga na nangilid ang mga luha sa mata ni Cleo. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakarating dito? Mama? Kilala niyo po si Manong Kuya? Inosenteng tanong nga ni Aga. Ha? Manong Kuya? Opo, siya po yung nasa feeding program kanina. Nilibre niya po ako ng ice cream at kahit si Kambal po, ibinili po niya. Ayan po, kinakain na po ni Kambal. Masarap ba, Kambal? Opo kuya, sana si Manong Kuya na nga lang po ang papa natin, no? Gusto ko po siyang maging papa. Bibang sabi nga ni Agatha. Ako rin po, ako rin po. Sa hindi maipaliwanag ng kadahilanan ni Irvin, mabilis na nangilid ang mga luha niya. Pwede ba tayong mag-usap, Leo? Kahit sandali lang, hayaan mo ko magpaliwanag. Lumuluha nga nitong sabi na ikinatigil nga ng dalawang bata sa pagtatawanan. Bumagsak na nga rin ang tuluyan ng mga luha ni Cleo. I've missed you so much, Cleo. I'm sorry. Tugtong pa nga ni Irvin. Napatakip ng bibig si Cleo. Parang may kung anong matutuli sa matalim ang sumasaksak ngayon sa dibdib niya. Alam kong mali na basta ka na lang iwan pero yun lang ang alam kong paraan. Ang tamang paraan na nalalaman ko ng mga panahon yun para manatili kang ligtas ang mga kasama ninyo. Patawarin mo ko, Cleo. Patawarin mo ko, mahal ko. Ani at napaluhod na nga lamang sa harapan ng dating minamahal na dalaga. Doon ay nagtaas baba nga ang kanyang balikat sa labis na pagiyak. Matagal niyang pinigilan ang sariling lumuha kahit na gabi-gabi siyang tinudurog ng napakagaganda nilang alaala. I'm sorry, Cleo. Patawarin mo ko. Ani at saka nagtaas pa nga ng tingin. Hinawakan nga niya ang kamay ng dalaga. Bitawan mo ko, Irvin. Bumalik ka na sa trabaho mo. Bumalik ka na sa paglilingkod sa bayang ito. At pabayaan mo na kami ng mga anak mo. Katulad ng ginawa mo noon. Matigas at may sama ng loob na wika nga nito na sandaling nagpatulala sa binata. Mga anak ko? Pag-uulit nga niya at napupunas nga ng mga luha. Tumayo na nga rin siya mula sa pagkakaluhod sa harap ng dalaga. Napatingin nga siya sa dalawang batang inosente silang pinanonood. Don't tell me. Sila ang mga anak ko. Akong tatay nila? Pumikit ng mariin si Cleo sabay iwas ang tingin kay Irvin. Cleo, magsalita ka. Anak ko ba sila? Nagbunga ba yung minsang may nangyari sa atin sa sasakyan? Oo, Irvin. Oo, anak mo sila. Ano, masaya ka na ba, ha? Napagkatapos ko silang igapang sa hirap at buhayin ng ganyan, ngayon kilala mo na sila. Tandaan mo, Irvin, kahit na magkamatayan pa tayo rito, hinding-hindi mo makukuha sa akin ang mga anak ko. Dahil akin lang sila, hinding-hindi sila magiging sayo. Aga, Agatha, pumasok na kayo sa kwarto, ngayon din. Sabi nga ni Cleo sa maautoridad na boses sa kanyang mga anak. Pero mama! Pasok. Dahil sa gulat sa malakas, napagsigaw ng kanilang ina sabay nga silang pumasok sa loob ng kwarto habang si Irvin naman ay pinalalabas na nga ng bahay ni Cleo. Lumayas ka na. Huwag ka nang babalik, Irvin. Kaya naming mabuhay kahit wala ka, umalis ka na lang ulit at pabayaan mo na kami ng mga anak ko. Sigaw pa nga nito nang maitulak na nga niya si Irvin palabas ng bahay. Ikinandado na nga niya kagad ang pinto. Teka lang, Cleo, sandali. Huwag mong gawin to sa akin. May karapatan din ako sa mga bata. Ngayon wala na. Sigaw pa nga ni Cleo at saka isinara ang pinto at lahat ng bintana at ibinaba pa nga ang kurtina. Cleo! Cleo! Sigaw muli ni Irvin habang kinakatok pa nga ang pinto. Napasandal naman doon si Cleo at napatakip ng kanyang bibig kasabay ng mahinang paghagulgol. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, 7 years ago nang wala ka at mag-isa na lang na bumubuhay sa mga anak natin, bigla ka nalang susulpot? Hindi na, Irvin. Matagal na tayong tapos at ikaw mismo ang gumawa nun. Anito sa hangin at saka na nga pumasok sa kwarto at doon ay niyakap nga niyang nang mahigpit ang mga batang nagugulan sa mga nangyayari. Dahil sa nalaman ni Irvin, hindi na nga muna siya bumalik pa sa Maynila at umupa na nga muna ng hotel malapit sa tinutuluyan ng kanyang mag-iina at araw-araw nga niyang dinadalawang mga to at binibilhan ng masasarap na pagkain, mga laruan, damit, mga gatas, school supplies at kung ano-ano pa.
hindi rin nawawala sa kanyang listahan ng mga bulaklak at tsokolate ng babaeng hanggang ngayon ay minamahal pa rin ang puso niya. Siya na rin ang namimili ng mga groceries ng mga ito at binibigyan ng mga pera ang kanyang mga anak. Siya na rin ang naghahatid sundo sa mga ito sa eskwela kahit na palagi siyang itinataboy ni Cleo. Wala pa rin siyang kasawaan at kapaguran. Napatunayan sa dalaga ang pagsusumamo at pagmamahal niya para sa kanyang pamilya. Hello, Papa Luke! May 4 po kong stars! Bida nga ni Agatha nang makalabas ito sa eskwelahan. Nasa labas lang kasi ng school si Irvin habang hinihintay silang lumabas. Wow, ang galing naman ng anak ko. Manang-mana talaga kay Papa. Siyempre ako rin po. I have 5 stars, Papa. Singit naman ni Aga na mas lalong nagpabilib kay Irvin. Ang gagaling naman ng mga anak ko at dahil naging very good kayo, saan niyo gustong kumain? Kain na muna tayo. Gusto niyo yun? Opo. Sabay na sagot naman ng kambal. So saan niyo gustong kumain? Sa Jollibee. Sigaw ng mga ito habang nagtatatalon pa nga sa saya. O sige, pasok na sa kotse. Kakain na tayo sa Jollibee. Yay! Napailing na nga lamang ng ulo si Cleo sa hindi kalayuan. Hindi na matindi ang nararamdaman niyang galit kay Irvin. Pero sa ginagawa nito sa araw-araw sa kanya at sa mga anak niya ay parabang unti-unting napapawi ang lahat ng sama ng loob ng nakaraan sa kanya. Dahil nakita naman na niyang sinundo ni Irvin ang mga anak niya at narinig niyang kakain ng mga to sa labas, ay napagpasyahan nga niyang umuwi na nga lamang at doon na maghihintay sa kanila. Subalit hindi pa man din siya nakakalayo sa eskwelahan, ay isang pulang kotse ang huminto nga sa gilid niya. Nilingon nga ni Cleo yon at pagbukas ng bintana ng driver's seat, ang mukha nga kaagad ni Irvin ang bumungad sa kanya. Pwede ba namang mawala sa date namin ang mga bata ang mama nila? Pasok na, honey. Anito na muli ay mabilis na nagpangilid sa mga luha niya. Sa isip-isip niya ay namiss niyang tawagin siya ng ganoon ni Irvin. Sa likod naman ni Irvin ay naghahagikikan ng mga bata. Ay, comeback is real! Tukso pa nga ni Aga na sinulsulan pa nga ni Agatha. Natawa na nga lamang si Irvin at saka bumaba sa kotse upang pagbuksan ng pinto si Cleo. Pilit namang nagpipigil ng ngiti ang babae kahit na hindi niya ngayon maitago-tago, lalo na at napakalalim pa naman ang dimples nito sa pisngi. Ay, si mama kinikilig! Ngasar pa nga ni Aga. Shh, tumigil ka nga anak, ikaw ah. Nahawaan ka na ng papa mo ng kalokohan. Nakangising ang sabi ni Cleo at inirapan si Irvin. Natawa naman ang lalaki. Ay sus mama, wag ka na po kasing pakipot. Patawarin mo na po kasi si papa para maging happy family na po tayo. Diba alam niyo naman po matagal na naming pangarap yun. Pero mama, kung saan po kayo masaya, dun po kami. Cleo talaga, tigilan niyo na nga ako. Ani nga ni Cleo at kunwari pang nagtatampururot sa inis. Pero ang totoo, kinikilig na nga siya. Hayaan niyo lang na magpakipot ang mama niyo. Alam ko namang hindi na yan nakakatulog sa gabi sa kaiisip sa akin. Malakas ang hangin pa nga sa utak na wika ni Irvin. Natawa naman ang malakas ang kambal. At pinalo naman ni Cleo ng malakas ang braso ni Irvin sa inis. Kapalche! Anito at sabay-sabay nga silang natawa. Mabilis pang lumipas ang maraming buwan. Tuloy pa rin ang oplan pagsuyo at panligaw muli ni Irvin kay Cleo, lalo na't wala naman itong ibang naging boyfriend o naging asawa simula nang iwan niya ito. Sa Aurora muna rin siya, nagtayo ng bagong negosyo habang tuloy pa rin ang pamamalakad niya sa negosyo niya sa Maynila. Madalas ay busy, walang tulog at walang pahinga, ngunit hindi pa rin niya pinapabayaan na maapektuhan ng mga yon ang mga oras niya sa kanyang pamilya hanggang sa Happy Birthday, Papa! Sabay-sabay na sigaw ni Naaga, Agatha at tigit sa lahat ni Cleo. Nangipukas nga ni Irvin ang pinto ng bahay nila upang bumisita kasabay ang pagpapasabog ng mga ito ng confetti popper na nagpaulan sa kanya. Nagulat at tatawa naman si Irvin, ngunit halos malusaw ang puso niya nang makita kung ano ang hawak ni Agatha. Happy birthday po, Papa! Anito habang pinapakita nito ang birthday cake na hawak niya. Nangilid nga ang mga luha ni Irvin. I-blow mo yung candle at mag-wish ka muna. Pinag-ipunan ni Naaga at Agatha ang pambili niyan. Wika pa nga ni Cleo na tuluyang nagpatulo na nga sa luha ng lalaki. Umupo nga siya sa harap ni Agatha at sabay-sabay nga siyang kinantahan ng happy birthday song.
Labis ang galak na nararamdaman ni Irvin at sinulit ang pagkakataong yan para mag-wish. Sandali nga siyang pumikit at nagpasalamat sa Diyos ng sobra. Ang tangin na nga lamang niyang mahihiling ay ang mapatawad nga siya ng tuluyan ni Cleo. At mabuo na sila bilang isang masayang pamilya. Pagkatapos noon ay hinipan pa nga rin niya ang kandila at niyakap ang kanyang mga anak at gayon din sa Cleo. Welcome sa bahay natin, honey! Ani tumatapos nga niya itong yakapin at pasalamatan. Sandali naman na nag-loading ang isip ni Irvin. Welcome? Sa bahay natin? Anong ibig mo sabihin? Simula po sa araw na to, dito na rin po kayo titira, Papa, at magsasama-sama na po tayo bilang isang pamilya. Singit naman ang bibong-bibo na si Agatha. Napangikiti nga nang hindi makapaniwala si Irvin at muli niyang nilingon si Cleo. Totoo ba? Tumango si Cleo. Sandali yung prinoseso ng isip ni Irvin at mahigpit na nga naniyakap si Cleo. Salamat, honey, salamat. Umahagulgul nga nitong sabi na halos, pero usin nga ang babae sa higpit ng yakap nito. Aray ko, Irvin, hindi na nga ako makahinga, aray. Ay, pasensya na. Mabilis namang napakalas ng pagkakayakap si Irvin sa babae pagkatapos ay malakas silang nagtawanan. Niyakap din ng sobrang higpit ni Irvin ang kanyang mga anak at hanggang sa ngayon ay halos hindi pa nga rin maproseso ng utak ni Irvin ang nangyari. Totoo ba talaga to? Makakasama ko na kayo? Ayaw mo ba? Pwede naman nating i-cancel. Honey naman eh, joke lang. Sabi na nga lamang ng lalaki at sabay-sabay silang tumawa. Sabay-sabay rin silang kumain ng mga inihanda at inilutong pagkain ng kanilang mag-ina. Sa lahat ng naging birthday celebration ko, ito ang pinakamasaya sa lahat-lahat. Salamat mahal ko, salamat mga anak, mahal na mahal ko kayo. Saad pa nga ni Irvin. Nagpalipas lang ng mahigit isang buwan si Irvin at nag-propose na nga rin siya kay Cleo upang gawing legal ang kanilang pagsasama. Nang sumunod na buwan ay nagpakasal na nga rin sila at syempre, imbitado ang lahat ng mga taong naging saksi sa kanilang sinimulang pagmamahala noon 7 years ago. Congratulations, Captain Santiago! Iba talaga kapag destiny ang lupit! Wika pa nga ni Danilo, ang matalik niyang kaibigan at kabatukan noon ng ulo. Hanggang ngayon talaga loko-loko ka pa rin. Wala ka pa rin pinagbago. Ani nga nito at saka kinutongan nga ang kaibigan. Binatukan din naman ni Danilo ang kaibigan na si Irvin bilang ganti pagkatapos ay malakas silang nagkatawanan. Kamusta naman ang buntis mga asawa? Tanong naman ni Irvin sa kaibigan. Eh di yun, kanina pa nakikipag-iyakan sa best friend yung si Cleo. Parang dalawang barangay lang naman ang pagitan nila noon sa isa't isa. Akala mo 10 taon nang hindi nagkite. Natawa na nga lamang ng malakas si Irvin na narinig naman ni Mary. Nilapitan nga niya si Danilo at piningot nga ang tenga nito. Hoy ikaw ah, chinichismis mo na naman ako. Ani at muli na naman nga silang nagdebate na parang aso at pusa katulad pa rin ng dati. Binalikan muli ni Irvin ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak upang makapagpa-picture nga sila. Hanggang ngayon ay iyak pa rin ang iyak si Cleo dahil hindi pa nga rin ito makapaniwala na ngayon ay kasal na nga sila. Parang kailan lang kasi ay siya ang tumatayong mama at papa sa mga anak niya. At ngayon heto, natupad na nga ang pangarap niya. Ang pangarap niyang magkita silang muli at mabuo. Salamat sa hindi pagsuko, honey. Salamat sa walang kapagurang pagsuya at pagmamahal at pagpapahalaga sa amin ng mga anak mo. Salamat at ikaw ang naging asawa ko. Mahal na mahal kita, Irvin. Anito habang kinukuhanan nga sila ng litrato ng kanyang kaibigan. Cleo na mismo ang humalik sa mga labi ng asawa. Kaya't ang mga taong ang naroroon ay malakas na nagsipagtilian ng dahil sa kilig. Natawa naman si Irvin sa ginawa ni Cleo at dahil inosenteng naghahagigigan sa tabi nila ang mga bata. Tinakpan nga niyang mga mata ng mga ito at muling siniil ng halik si Cleo. Mamaya, triplets naman. Ani nga nito sabay kindat na sobrang nagpapula sa magkabilang pisngi ni Cleo. Napatapik na nga lamang siya sa braso nito at hiyang-hiya nga na napatawa. Nice shot, isa pa! Sigaw naman ang photographer at patuloy nga silang nagpa-picture kasama ang kanilang mga anak at ang mga kaibigan at mga naging abay sa kasal. Hindi din mawawala ang kanilang mga ninong at ninang
at higit sa lahat ang kanilang mga magulang. Huwag mo nang litsasaktan ang anak ko, iho, kundi ako nang sasapak sa'yo. Pabirong wika nga sa kanya ng mama ni Cleo na ikinatawa naman niya. Noted, Papa, salamat po sa pagtitiwala. Walang problema, basta pasayahin mo lang anak ko at ang mga apo ko. Sa'yo ko lang sila maipagkakatiwala, anak. Halos malusaw nga ang puso ni Irvin nang tawagin nga siyang anak ng ama ng kanyang asawa. Tandang-tanda pa kasi niya nung nalaman ng mga magulang ni Cleo na nagbabalik nga siya, ay galit na galit ang mga ito sa kanya. Kulang na lang ipatayin nga siya ng mga to sa galit, subalit ngayon, hindi lang siya basta tinanggap o pinatawad ng mga to, kundi itinuturing ng hari na sariling anak at miyembro ng kanilang pamilya. Kinagabihan inalalayan nga ni Irvin si Cleo sa pagpasok sa kanilang kwarto. Honey, dahan-dahan lang, baka ka matapilok o ayan na. Sigaw nga ni Irvin nang biglangang natapilok ang asawa. Mabuti na lang at nasalo niya ito kagad. Nang magkatinginan nga sila, sabay na nga silang natawa. Ikaw naman kasi, ito na yata ang pinakamagarbong gown ang binili mo para sa akin. Biro pa nga ni Cleo. Siyempre naman, minsan lang naman ikakasal ang asawa ko. Bakit ko hindi ibibigay sa kanya ang pinakadabes sa lahat, diba? Sagot pa nga ng lalaki sabay kindat kay Cleo. Sus, bumabanat ka na naman ha, hindi ka na nagbago. Hindi talaga ako magbabago, lalo na kung ganyan kaganda ang asawa ko. Sagot nga niya at saka hinalikan ng labi ng asawa. Sandali pa nga silang nagkatitigan. At dahil salo-salo naman na ni Irvin ang asawa, binuhat niya na nga ito papunta sa ibabaw ng kama. Doon pinagsaluhan nga nilang isang mainit na sandali ng kanilang pagmamahalan. Mahal na mahal kita, honey. Mahinahong bulungan ni Irvin sa tenga ng kanyang asawa nang sandaling maabot nga nila ang rurok ng kanilang kaligayahan. Mahal na mahal din kita, honey. Salamat sa pagbabalik, salamat at dumating ka muli. Bilang tugon, hinalikan muli ni Irvin ang mga labi nito. Muli nilang sinakop at pinaggisa ang katawan at pagkatao ng isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, laking tuwa ng mag-asawa ng malamang buntis na naman pala si Cleo. Napatalon nga sa saya si Irvin at pinagbubugbog nga niya sa halik ang kanyang mga anak. Nakita niyo yon? Narinig niyo yon? Buntis ang mama niyo, magkakaroon na kayo ng kapatid. Wow, narinig mo yun, kambal? Payaalagaan na tayo. Tuwang-tuwa namang wika ni Aga sa kanyang kakambal at saka nga sila nagtatatalon sa saya. Oo kuya, excited na po ako. Mama, kailan po lalabas ang kapatid namin? Tanong ng inosenteng bata sa kanyang ina. Natawa na nga lamang si Cleo. Anak, 9 months pa. Lalakihin pa kasi siya ni mama sa tummy niya para lumabas siyang malusog at cute na cute. Sagot naman niya kay Agata. Ang tagal pa po pala, mama. Pero maghihintay po kami ni kuya, di ba kuya? Siyempre naman. Sang-ayon naman ang panganay at saka sila malakas na nagtawanan. Si Irvin naman ay naluluhang yumakap ng mahigpit kay Cleo. Salamat, honey. Kahit kailan talaga never mo kong binigo. Thank you talaga. Ikaw talaga ang tumutupad sa mga pangarap ko kayo ng mga anak ko. Ikaw lang din ang bumubuo sa amin. Sagot naman ni Cleo at matamis nga siyang nginitian. Muli ay mabilis nga na lumipas ang maraming buwan. Ginawa ni Irvin ang lahat upang makabawi nga sa kanyang asawa. Dahil noong unang beses itong nagbuntis sa kambal nila, ay wala nga siya. Kaya ngayon ay todo ingat nga siya sa kanyang asawa. Lahat ay ginagawa at binibigay nga niya para rito upang masiguro nga niyang magiging ligtas ang pagbubuntis nito. Lumalaki na ang tiyan mo, honey. Excited na ako makita si baby. Wika nga ni Irvin kay Cleo nang halikan nga niya ang bumibilog at lumalaki na nga nitong tiyan. Excited na nga rin siyang makita kung gaano kagwapo ang papa niya. Pambubola pa nga ni Cleo at sabay nga silang tumawa. Makalipas ang ilang buwan, successful nga na nailuwal ni Cleo ang kanilang napakagandang baby girl na pinangalanan nga nilang Anastasia Santiago. Napahagulgol nga si Irvin nang makita ang kanyang anak. Sobrang ganda nito at napakataba at sobrang lusog. Ang ganda ng anak ko. Ang galing ko talagang gumawa. Umiiyak nga niyang sabi na ikinatawa ng mga doktor, maging ng kanyang asawang nanghihina na nililisan pa nga ng mga doktor. Honey, ang ganda niya, ang ganda ng anghel ko. Humagulgul pa nga nitong sabi. Maganda talaga siya. Maganda kaya ang mama. Biro pa nga ni Cleo kahit na sobra-sobra nanghihina. Dahil sa sobrang galak na nararamdaman, pinaghahalikan nga ni Irvin ang kanyang asawa. Salamat, honey. Salamat.
Nang maitransfer na nga sila sa kanilang private room sa ospital kaagad na sinalubong ni Agat Agatha ang kanilang bagong silang na kapatid. Maging sila ay umiiyak na nga sa saya, kaya si Irvin hindi na nga maipaliwanag ang sariling nararamdaman. Pangako mga anak ko, gagawin ni Papa ang lahat. Magsisikap siya at ibibigay sa inyo ni Mama ang deserve niyong buhay hanggang sa huling hininga. Mahal na mahal kayo ni Papa. Mahal na mahal ko kayo. Kayo lang ang buhay ko. Madamdaming saad nga nito. Samantala, napalaki nga ng maayos ni Irvin at Cleo ang kanilang mga anak. Tila wala na nga silang mahihiling pa sa buhay dahil kung ano ang mga pinagdarasal nila ay tila triple-triple pa nga ang binibigay ng Diyos sa kanila. Paano naman kasi, itinuloy nga ni Irvin ang pagiging matulungin. At dahil sobrang saya nga niya at sobrang memorable nga niya na sa feeding program nakita ang kanyang mga anak, ipinagpatuloy nga niya ang pagtulong sa ibang tao. Halos thrice a year nga itong nagpapa-feeding program. Nagpupunta rin ito sa mga bahay ampunan para magbigay nga ng mga donasyon doon at para makipaglaro nga sa mga batang andoon. At habang maliit pa lang ang kanilang mga anak, talaga namang minulat na nga nila ang mga ito sa pagtulong sa kapwa. Ang mismong mga anak nila Irvin at Cleo ang nakikipaglaro nga sa mga bata sa bahay ampunan na hindi nga pinanindigan ng kanilang mga magulang. Sobrang saya naman ang kambal nila Cleo at Irvin dahil alam nila ang pakiramdam kung paano mangulila sa isang ama. Kaya naman yung mga walang ama sa bahay ampunan, naiintindihan nga nila ang mga ito. Kaya naman sobrang galak nila na natutulungan nga nila ang mga batang yun. May mga pagkakataon din na namumundok din sa Irvin at Cleo para nga doon tumulong. Naranasan din kasi ni Irvin sa mga misyon niya na mapunta sa mga ganong lugar na medyo malayo nga sa kabihasnan at mahirap nga talaga ang buhay. Nagdadala nga sila ng mga kakailanganin nila sa bundok o sa kahit na anong mga forest. Sobrang saya nga nila na naipagpapatuloy nga nila ang magandang gawain kahit na nga may isang malaking pamilya na nga sila. Dahil dito, mas binibigyan pa nga sila ng blessing ng Diyos at mas nagiging masaya sila at nagiging fulfillment ito para sa kanila. Mas nagkakaroon sila ng purpose sa buhay. Hindi lang pagmamahal sa isa't isa ni Irvin at Cleo ang binibigay nila, hindi lang pagmamahal sa kanilang pamilya, kundi pagmamahal din sa kapwa-tao at sa mundo at sa lahat ng mga nangangailangan na pwede nilang tulungan. At ito na nga ang nagbigay ng tunay na kasayahan sa kanila at mas nagbuklod sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Irvin at Cleo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Norabel Sevans, Jenjen, Ellie Evangelista Anderson, Anna Jane Patalita, Kidim Tess, Presbyteros Rose, Digna Di Guzman, Rose, Rose Olalia, Rex Roy, Eddie Pineda, Ed Dominguez, Shirley Alberto, Nesbeth Hanaban, Alfredo Antienza, Geraldine De Jesus, Rose Marie Tino, Lin Lee, Marlin Lee, Renato, Rubico Rosanriera, Susan Upaga, Francisca Junicio, Penavares Agustina, Melissa, Susan Upaga, Milagros, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay.